Kung mananalo si Pangulong Duterte bilang isang senador sa Senado at manalo ka rin at habulin siya ng ICC, papaya ka ba na itago si Senador Duterte? Kung manalo kayo at regardless kung sinong susunod na presidente, babalikan nyo ba para usisain ang tungkol sa panahon ni Pangulong Duterte? Okay. Ultimately, ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? Mula kay Doris Bigornia, importante bang ikaw ay maging number one na mananalo sa Senado? Numero lang yan. Okay. Ultimately, ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? Ang Senator Lauren Legarda is in the house! Wow! Okay, how is the silyang puti feeling? Mainit ba sa puwet? Or hindi, alam mo, kasi puti talaga ang kulay ko eh. Ah, ganun ba? Oo. So feeling at home ka sa at ating home. Upuan ng katotohanan. Oo, okay. Puro katotohanan lang daw dito. Palagi okay. Naman katotohanan. Okay, so lahat ng mga tanong natin, Senadora, ay hindi manggagaling sa akin. Lahat ito'y mula sa lupon ng mga hurado. Mga naging kasamahan mo rin siguro sa broadcasting at sa pagbabalita. Mga mamamahayag, businessmen, supporters, non-supporters. At meron pang mga tanong mula sa ibang mga kampo ng mga senador din. Okay, so ang mga tanong na ito ay papangalanan natin kung sino ang nagtatanong sa inyo. Okay, so handa na ba kayo? Aba, programa mo talaga. Handang-handa, Kay. Kahapon pa siya handa. Okay. Mula kay Henry Omaga Diaz, anchor ng ABS-CBN TV Patrol. Kung mananalo si Pangulong Duterte bilang isang senador sa Senado at manalo ka rin at habulin siya ng ICC, papaya ka ba na itago si Senador Duterte? Alam nyo, nung ako'y senador, ako ang nag-sponsor ng ating concurrence sa ratification ng ICC. Yeah, buhay pa si Senator Miriam Defensor Santiago nun. So, parte ako ng pag-ratifika at it was, I think at the time, unanimous concurrence of the Senate. So I guess we have to abide by that, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, mula naman kay Sandro Ochona, na reporter din ng ABS-CBN, bakit mong gustong bumalik sa Senado? Hindi ka ba masaya sa Kongreso? Ang daming dapat gawin sa pag-ahon sa pandemya, Corina, ay hindi lang pangkalusugan, kundi na rin pangkabuhayan. Para yung mga batas ko nung ako'y senador, gaya ng micro, small at medium enterprises sa ekonomiya ng bawat pamilyang Pilipino, ay mabigyan ko ng higit na pansin. Ano ang iyong binoto sa panatiling pagbukas o pagsarado ng ABS-CBN? Ako'y isa sa mga original na author. Sa botohan, hindi ako nakaboto, nag-abstain ako, Corina, dahil sa constitutional provision ng conflict of interest, dahil ongoing pa ang aking mga programa sa ANC, yung Dayaw, yung Fragile Earth, at ito'y mga government-sponsored programs. So inabisuhan ako ng mga abogado na dapat mag-abstain gaya ng mga iba na may ongoing programs sa stasyon. At kung ikaw naman ay manalo, susuportahan mo ba ang pagbubukas muli ng prangkisa? Alam nyo, sa mababang kapuluan yan, di ba? Ang mababang kapuluan ang siya magdedesisyon at aakyat sa Senado. Siguro naman yung pagpa-file ko ng ating prangkisa ay it speaks for itself, right? Author ako eh. Hindi lang ako nakaboto kasi nga sa constitutional provision ng conflict of interest dahil ongoing at the time ang aking programa. Bang dapat ipaliwanag ang isang anak sa sinasabing kasalanan ng kanyang ama? We're talking about Presidential Bongbong Marcos. Lahat naman ng tao ay dapat may karapatang magpaliwanag, hindi ba? Kung anong mga pananaw nila sa mga naganap at anong mga balak nila para magkaroon ng kaliwanagan sa kasaysayan. I think, pero nasa tao yan. Kung ako ay haharapin ko at i-justify o i-remedy kung ano man ang magiging desisyon. Oo, pero kanya-kanya yon. And I respect a person's decision, a leader's decision. Okay, that was the question from Alvin El Chico from DZMM Teleradio.
Okay, from Mike Navalio, anchor of ANC. Kung may gusto kang balikan at baguhin sa kasaysayan ng Pilipinas para mawala o mabawasan ang mga krisis bilang isang bansa, ano yun? Ang gusto ko ay bisitahin ang mga batas that caused our vulnerabilities sa pagbabago ng klima. Ibig sabihin, sana sa simula pa lang ay itinakda na protektahan natin ang kalikasan. Gaya ng Bhutan, nakalagay sa kanilang konstitusyon at any one time, meron silang more than 60% na forest cover. Di ba ang galing kung ganun tayo? Mula naman kay Nico Bawa, reporter of ABS-CBN, susuportahan mo ba ang divorce bill? I'm in favor of it. Tayo na lang yatang bansa tsaka Vatican na hindi. Oo. At kailangan simulan ang pag-uusap tungkol dyan. Bakit? Bakit mo sinusuportahan? Dahil nakita na natin sa mga pangyayari na may mga naaaping mga kababaihan, pati na rin mga lalaki, no? Pero siguro kailangan konsulta niya lahat ng sektor kung ano ba ang magiging resistance dito. But I'm very open to its discussions. Huwag natin i-shelve under the rug. Pag-usapan na, di ba? Simulan na ang pag-uusap. Okay. Paano mo tatapusin ang problema sa COVID-19 sa Pilipinas? Number one, mass vaccination. At pati ngayon ay nag-booster bakuna na. At pangalawa ay yung pag-iingat sa ating kalikasan. Sabi niyo, anong connection niyan? Lahat ng mga infectious diseases at yung mga variants na yan ay dulot na rin ng ating pagwalang bahala sa kalikasan. Hindi yan, it will not resolve itself. We must take care of nature so nature will take care of us because the environment is directly interrelated to the health issues that we are experiencing. May projection ka, Senadora, kailan matatapos at magno-normal? Corina, ayokong bumalik sa normal. Gusto ko sa bagong normal ay green normal, better normal, na magbago ang ating panahon. Hindi ba? Tignan natin ang pagkakatong ito. It's a great reset or the great pause na binigyan natin ng halaga ang kalikasan, ang pagbabago ng klima, nagpahinga ang mundo, masakit ang nangyari. Pero huwag natin sayangin ang pagkakataon at baguhin natin ang ating pamamaraan ng pamumuhay para naman sa mga susunod na henerasyon. Kaya mangyayari at mangyayari yan eh. It will become more frequent and there will be more variants. Kailangan alagaan ang kalikasan para maalagaan ang ating kalusugan. Mula kay Dr. Gerald Belandre, siya ay isang primary care physician. Anong bagong healthcare project ang maaari mong simulan sa loob ng isa o dalawang taon na may direktang benepisyo sa mga healthcare workers, frontliners, and patients? Ang ating pag-revive ng SRA dahil yung special risk allowance ay nag-expire na yan eh nung nag-end ang bayanihan. At ako'y sumulat sa speaker na sana ilagay sa GAA sa budget natin for 2022. At gagawa ko ng batas para ito'y ma-institutionalize ang risk allowance ng ating mga frontliners sa health sector. Ayun, so may dagdag nakita sila at least. Risk. Oo. Okay. Mula kay Nadia Trinidad na pinuno ng ANC, naniniwala ka ba sa kulay? Kulay ng kampanya, kulay na representasyon. Ang ating dapat bigyan ng pansin ay mga advokasya at pangangailangan ng tao over and above political colors. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa substitution? Na ngayon ay medyo nagkakagulo dahil sa substitution. Dapat bang buwagin ang substitution? Right now, yan ay pinapayagan ng batas. Pero siguro dapat natin i-revisit yung batas para hindi na magkakagulo at hindi mako-confuse. At siguro i-limit lang talaga natin kung disability, kung talagang may mga aberyang nangyari. But right now, it's legal, so it happens. Mula sa isang newspaper editor, ayaw niya magpapangalan, kung manalo kayo at regardless kung sinong susunod na presidente, babalikan niyo ba para usisain ang tungkol sa panahon ni Pangulong Duterte? Ang importante, ang focus natin ay ang pandemic recovery. And I've always said, pandemic recovery must be aligned with the climate pathway. Kung babalikan natin lahat ng administrasyon, ay depende yan kung may mag-file ng resolution. Any lawmaker can file a resolution, a bill, where you have to look back, not just in the Duterte administration, but generations past. So, we will wait and see.
But ako, I'm a forward-thinking person and I want to build and create and uplift at kailangan talaga pandemic recovery ayon sa climate pathway. Yan ang aking advokasya. Okay. Mula kay Sandro Ochona, isang reporter, hindi ka ba nakukulangan ng suporta mula sa mga kasamahan mo at mula sa publiko tungkol sa inyong advokasya sa pangangalaga ng kalikasan? Noong 1998, nung ako'y batang senador, I was a lonely voice in the wilderness. Ngayon, sa pandemya, there's a multitude, Corina. Ang mga millennials, ang dami ng sumusuporta dahil nakita nila ang kahalagahan ng kalikasan at ng klima. Okay. Mula kay Doris Bigornia, importante bang ikaw ay maging number one na mananalo sa Senado? Numero lang yan. Siguro tinanong ni Doris dahil 2 times ako naging number one. Numero lang yan. Manalo ka, makakapaglingkod ka, anuman ang numero mo. Magkakaproblema ba daw na parang marami ang maka-administrasyon sa top 12 sa ngayon sa surveys? You know, Corina, I can work with everybody and anybody. Dahil mula 1998, nakailang administrasyon na yan. Sabi nga nila, 24 senators, 24 republics, hindi ba? So I can work with everybody and anybody. Okay. Ultimately, ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? Ang pangarap ko na tayo'y maging handa sa mga disasters sa pagbabago ng klima, na tayo'y maagapan natin tong problema ng COVID at mabigyan natin ng kabuhayan ng muli ang mga na-displace at ng mga nawala ng kabuhayan. At ang sektor sa pang-edukasyon na tayo'y maka-adjust sa online learning, maski ba may face-to-face classes na ngayon. Yan ang mga gagawin ko. Ulitin ko, yung ating one tablet, one student, napakahalaga niyan sa panahon ng new normal. Ang ating pangangalaga ng kalikasan ay dapat gawin dahil ito'y makakaapekto sa mga bago pang mga infectious diseases at viruses na makakamit. At hindi ko tatantanan ang pangangalaga ng kalikasan at pagbabago ng klima dahil yan ay talagang nasa gitna ng ating pamumuhay bilang Pilipino. Okay. Mula naman kay Patrick Paes ng TV5, parati kang cool, parati kang composed, wala kang inaaway. Kailan ba daw makikita yung Loren Legarda na nakikipag-away sa Senado? Ako'y palaging nakikipag-away sa issue na aking tinatahak. Sa issue ng klima at kalikasan, sa issue ng pupondo para sa agrikultura at sa edukasyon, pinapaglaban ko yun. Pero maaari kang makipaglaban, cool ka pa rin, hindi ba? Maaari kang magdebate, malakas ang boses ko, dating broadcaster, hindi naman kailangan magsiraan o magmurahan, hindi ba? So, I remain cool. It doesn't mean that I'm not a fighter. I will fight for climate justice for our country to make the industrialized nations pay up to the mess they did for the world. Sa Senado, ipapaglaban ko ang mga advokasya ko mula pa noong 1998 para mapatupad ang lahat ng mga batas na aking ginawa. But I will retain my cool. Maybe that's better. Masyado nang maraming mga fiery personalities. That's her style. Yes. Okay. Anong iyong posisyon sa China? Tayo'y nanalo. Kailangan natin iusad ang ating pagkapanalo sa Hague ruling. Huwag tayo magpapaapi dahil meron tayong likas yaman dun sa pinaglalabanang katubigan o karagatan. At bilang full colonel na nag-aral sa National Defense College of the Philippines, ay binibigyan ko ng halaga ang ating mga militar na nagpoprotekta ng ating contested na mga isla. Mas importante ba itong claim natin kaysa sa economic benefits ng pakikipagkalakal sa China? It's not one or the other, Corina.
Where the mountains meet the sea. So kung gusto pa ninyong malaman ng iba pang mga katotohanan sa pagkatao at sa pagkapolitiko at mga plano kapag sila'y nanalo ng mga manliligaw ng ating boto, dito lamang kayo sa Rated Corina sa ating YouTube channel. Uncensored, hindi nyo mapapanood sa TV dahil ito ang mas mahabang, hindi sinensor at walang cut na interviews nila. Balikan din po ninyo ang ating interview kay Yorme sa pagka-presidente, Pacman, Lenny Robredo, at ngayon nga kay Lauren Legarda. Meron na rin tayong Raffy Tulfo. Balikan po ninyo dito sa aking YouTube channel sa mga past episodes natin, sa mga past vlogs natin. Alright? So until the next time that we post, do that notification button para malaman po ninyo kung kailan na naman ang bago nating posting. Malamang yan next week. And I'll see you again. Like and subscribe. Rated Corina on YouTube. Till the next time. Bye! The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga meron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So ito ang tinatawag nating pampakit.